Isang magandang buhay po, pamilyang Saliseño. Noong linggo po ay tayo po nagsimula ng palaspas kung saan sinisimulan po natin ang Passion and Death of Jesus Christ. Nakakalungkot po dahil hindi po tayo makakapunta sa ating mga simbahan dahil nga po sa sitwasyon ng ating nararamdaman ngayon. Isang pandemic, isang sakit na kinakatakutan ng lahat. Pero alam ko po, kung lahat po ay meron pananampalataya sa Panginoong Diyos, ay wala pong imposible. I keep on saying, ano nga ba itong pagpapandor, ano nga ba itong Lenten season na ito? Ito po ay talagang pagpahalaga sa buhay na meron tayo, sa sakripisyo po ng Panginoong Diyos na ibinigay niya po sa buong pamilyang Pilipino. Ito pong Kwaresma ay talagang paginilay. Sabi nga nila, you have to do confession and you have to say sorry po ano man ang nagawa mo sa iyong kapwa, sa iyong sarili, at higit sa lahat, sa Panginoon Diyos. Hindi po huli ang lahat dahil taon-taon naman ay meron tayong ganito. Pero nagkataon lang po na itong taon na ito ay pinagdiriwang po natin ang panahon ng Kwaresma na talagang lugmok po ang buong pamilyang Saliseño at ng buong mundo. Sa panahon po ito, tayo po'y magnilay, humingi ng kapatawaran kung meron man po tayo nagawang kasalanan. At kung tayo po'y nag-iisip o nag-aagam-agam sa mga panahon na tayo po ay talagang may problema, higit sa lahat sa panahon ng krisis, ng pandemic o ng COVID-19. Dahil nataon po, Kwaresma talaga. Tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Dahil pag tayo po'y nanalangin ng tapat, wala pong imposible. Sa ating pong mamamayang Saliseño, please stay home. Meron naman po mga online masses, online rosary, online na pag usual Monday, Thursday na tayo po'y pumupunta sa lahat ng simbahan. Gawin po natin ito. Huwag nating sawayin ang ating gobyerno. Pigilan po natin ang ating sarili kahit gustong-gusto po natin pumunta sa mga simbahan. Huwag po nating sawayin ang gobyerno ito para mas matapos po natin ang pandemic na ito at makarecover po ang ating bansa. Ngayong Kwaresma, isang pagpapasalamat dahil ito po ang paninilay-nilay sa lahat ng bagay. At ito rin po ang panahon ng ating pamilya ay ating makasama at makausap ng tuwid mula sa puso. Pamilyang Saliseño, si Ate Kong Rida po yung nanawagan muli. Wala pong bibitaw. Wala pong aalis. Wala pong aayaw. Dahil naniniwala po ako, itong linggong ito, sa panahon ng Passion and Death of Jesus Christ, makita niya tayong magkakasama. Marinig niya ang ating boses. Sigurado po ako, ibibigay niya ang ating kahilingan. Sa ating pong lahat, please stay home, please pray fervently, and please be vigilant. Because we really have to be on our foot of acceptance of what's gonna happen soon. And please prepare yourselves. Itong panahon na ito, ang Lenten season, ay panahon ng pagtanggap at pagsisisi. Pagpagaya sa buhay na meron tayo sa mga susunod after the lockdown. God bless us all, and may our city be the rising city once again after this lockdown. And thank you, Lord, for believing in us. And thank you, Lord, for curing patient 21. She has now fully recovered and has come back to her family here in the city of San Salvador. Mabuhay po tayo. God bless us all.